unang shake, tapos bagsak agad. Hindi na kami nakalabas kasi madilim na. Kasi natabunan yung mukha niya ng mga hollow blocks. Yun, kinuha namin yung nakadagan sa kanya. Tapos yun, pagtingin ko, yung ulo niya deform na. Doon po kami naabutan ng malakas na lindol sa school ng bata ko po. Grabe, maraming tao na umiiyak. Naglabasan yung mga estudyante doon sa school ng bata ko po. Tapos, maya-maya umuwi po kami dito sa bahay. Nadatnan po namin yung banyo po namin na talagang wasak na po. Umiiyak po kami, dalawa ng bata ko po. Malaking yung wall na po yan, yung kalahati po noon, yun po yung bumagsak po doon. Talagang buong-buo po na wall nandun po sa kwarto ng dalaga ko po nandun. Talagang sira, wasak po lahat yung mga gamit nila po. Mabuti na lang po na wala po yung dalawang dalaga ko po nandun po sa Maynila, nag-aaral. Diyos ko, malaking talaga po, ma'am sir, kung halimbawa nandyan po sa loob yung dalawang dalaga ko po. Napakasakit, napakasakit talaga kung ganun po yung nangyari sa kanila. May nahulog na mga bato, kaya natakot kami. Iniwan na namin yung bahay. Umalis kami kaagad doon at saka pumunta na kami sa evacuation center. Kung ano ba talaga ito, kung ganito na talaga yung kwan, yung pag-uho ng mundo talaga. Yung nasarili ko, yung pag-isip ko, wala na talaga yun. Parang kwan na talaga, yung katapusan na talaga. Yun ang iniisip ko.